Sabay sa huling linggo ng International Thyroid Awareness Week, ang apila sa GMA Kapuso Foundation na isang dalagang nakilala namin mula sa San Jacinto sa Pangasinan. Meron kasi siyang hyperthyroidism na hindi niya na ipapakonsulta dahil sa kakulangan sa pera. Alamin natin ang mga sintomas ng hyperthyroidism at kung paano ang gamutan ito. Sub-sub sa pag-aaral, ang fourth year accountancy student na si Rosemary. Hanggang sa napansin niyang nagbabago raw ang kanyang pangangatawan na una inakalang dahil sa madalas niyang pagpupuya. Napansin ko po na nag-iiba po yung size ng mata ko. Sabi po nila parang lumuluwad. Hindi po normal sa dati yung pagpaya. Nagpakonsulta daw noon si Rosemary at na-diagnose na mayroon siyang hyperthyroidism. Pag sinabi mong hyperthyroidism, yung thyroid gland natin gumagawa ng mas maraming hormones. So ang thyroid gland, dito siya located sa leeg. So kung mas madaming thyroid hormones, mas mabilis ang metabolism ng isang pasyente. So ito yung pag nagagamit mo yung lahat ng kinakain mo, yung kahit kain sila ng kain, ito yung mga pumapayat. Pero si Rosemary hindi raw regular na nakakainom ng gamot at hindi rin nakakabalik sa doktor dahil walang pantustos ang inang si Maribel na mag-isang nagtataguyod sa kanyang pamilya. Kaya si Maribel sumulat sa GMA Kapuso Foundation na agad naman nating tinugunan. Siguro dinig na rin yung panalangin ko ng Diyos na sana may gamitin siyang tao na mabuting puso ko. Kasi naawa po sa panganak ko. Ayon sa doktor, mahalaga ang follow-up check-up. Maaari kasing ma-overdose ang pasyente kung mali ang paraan ng pag-inom ng mga gamot. May tatlong paraan ng treatment ng hyperthyroidism. Una ay gamot. Pangalawa ay opera. Pangatlo, yung tinatawag natin pong radioactive iodine treatment. Lahat kailangan dumaan muna sa gamutan. Sa mga nais pong tumulong sa kanya, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Mga kapuso, ngayong may papalapit na bagyo, naghahanda na po ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng mabilisang relief operation sa mga maapektuhan nito. Naka-pre-position na po ang ating mga relief goods sa Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines sa Tarlac, gayon din sa 5th Infantry Division ng Philippine Navy sa Gamo sa Isabela at sa Philippine Military Academy sa Baguio. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.